Ako po si Rolly Cannon. Iniimbitahan ko po kayong makinig sa aking programang Opinion Publiko tuwing Lunes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes mulang alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Dito lamang po sa Radyo Bandido TV, simulcast sa DZRJ 810 AM, ganun din po sa Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes at sa Free to Air TV. Sa facebook.com/DZRJ810AM at sa aming YouTube channel, RG News PH. Ako po si Mike Francisco at iniimbitahan po kayong makinig at manood sa aking programang Litrato Philippines tuwing Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa paborito nating istasyon, Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ 810 AM at Sky Cable Channel 224 at syempre sa TV Plus Boxes and Free to Air TV. At meron din po kaming social media account na pwede nyo nga bisitahin. facebook.com/DZRJ810AM at sa aming YouTube channel, RJ News PH. Kaya tara na, mag-like at mag-subscribe para tuklasin ang mga issue na naglalarawan sa ating bansa. Dito lang sa Litrato Philippines. Ako po si Banat Bay sa programang Trending News from 2 to 3 p.m. sa Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ 810 AM. Sky Cable Channel 224. TV Plus Boxes and Free to Air TV. facebook.com/DZRJ810AM at YouTube channel RJ News PH. Magandang gabi po. Jojo Dimitilla po ang siya ninyong napapakinggan. Sa palatuntunan ng opinion mo, pakinggan natin karapatan mo. Erespeto natin. Tuwing alas 6 po yan hanggang alas 7 ng gabi dito po sa Radyo Bandido, simulcast DZRJ 810AM, Sky Cable Channel 224, and TV Plus Boxes and Free to Air TV. Like us on facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel RJ News PH. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako gabi-gabi, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 po yan ang gabi. Dito po lang sa Radyo Bandido TV at ito po'y sabayang mapapakinggan sa DZRJ 810 AM. At syempre, mapapanood din po kami sa Sky Cable Channel 224. At mapapanood din kami sa mga TV Plus Boxes at sa Free to Air TV. At meron din po tayo sa Facebook. Ito po ay ang facebook.com/DZRJ810AM. At meron din kami sa YouTube. Ito po ay ang aming YouTube channel, RJ News PH. Samahan niyo po ang inyong kakampi gabi-gabi po at sabay-sabay po tayong manindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon. Labanan ang mali at ipaglaban ang tama. Tara na mga kakampi, laban tayo sa tiwali every day. I fight! Ako po si Jimmy Mosay sa programang Reporters Hour sa oras na alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 AM, Sky Cable. May problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan? Sa katrabaho? O sa boss mo? Tanong mo, sagot ko! Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Maaari kami mapanood sa Channel 224 sa Sky Cable at sa lahat ng TV Plus Boxes at Free to Air TV. Pwede ding mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio. Meron ding live streaming sa facebook.com/DZRJ810AM. At sa aming YouTube channel, RJ News PH. Tandaan! Ang buhay ay parang batas. Paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas.
Ako po si Rolly Cannon. Iniimbitahan ko po kayong makinig sa aking programang Opinion Publiko tuwing Lunes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes mulang alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Dito lamang po sa Radyo Bandido TV, simulcast sa DZRJ 810 AM, ganun din po sa Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes at sa Free to Air TV sa Facebook.com. Dito lamang sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Wow, kamusta naman po kayo? Bukas, isang tumbling na lang ay July na. Kamusta naman ang mga sumesweldo? Diba? Ano ngayon? Araw ng sweldo sa karamihan sa atin. Mm-hmm. June 30, no? So, talagang maraming nag-aabang dyan, no? At unti-unti nang bumabalik yung normalcy sa ating buhay. Kasi sana nagbukas na yung mga malls and pwede nang mag-dine-in. So sana yung announcement mamaya na ating Pangulo ay maganda. Parang last week, di ba, parang yun yung first time natin mag-dine-in in 3 months. Hindi sa Pasaway kami kasi may binili kami sa mall. Tapos syempre, nagutom kami. Di kumain kasi nung hindi pa ni-relax yung dine-in, di ba, Attorney Carlo? Hindi ka talaga makakain. Hindi sabi talaga ko nga, kahit gutom na gutom na kasi nag-grocery ka, di ba? Tapos bumili ka ng mga damit ng mga bata. Hindi ka makakain kasi parang ano, magtatago ka sa parking lot o sa anban. May gumagawa nun ah. Sa kantong, para kumain. Sasakyan, iba, kumakain sa sasakyan. Parang napakalungkot na buhay, no? Oo. Pero excited naman ako na bumalik naman tayo sa normal. Of course, I know we always have to take precautions. Pero tayong mga taong mortal na kailangan kumayod at hindi nakahiga sa pera, talagang we only can hope for the best, no? Maaring, ayun, nakikita nyo, may kasama kami dito, no? Mamaya ho, interviewin namin siya. Oo. Papakilala natin. Pero antabayanan nyo po kasi napakagandang topic. Alam nyo ho, sabi nga nila, di ba, higit 7 million na po ang jobless, yes, sa buong Pilipinas. Libo-libong kumpanya na po ang nagsarado. Yes, and then marami rin mga OFW na pinauwi. Mm-hmm. At naandito ngayon sa Pilipinas, either naghihintay ng kontrata o hindi na makalipad ulit. At ang ating guest po ay isang OFW at na-co-owner din po ng isang kumpanya, no? Magnum Autoparts. Mamaya po pag-usapan natin. Pero sana po ay magsilbing inspirasyon sa atin po ngayon na nakakaranas ng kalungkutan dahil nga naman sa pandemya na nawalan ng pagkakakitaan, nawalan ng trabaho. So ano ba ang pwede nating gawin? Diba? Yun. So makakatulong ang ating guest dyan. Pero bago natin gawin yun, so aanyayahan po muna namin kayo, no? Maari nyo kaming mapanood sa Sky Cable po, Channel 224. Channel, ano, pag TV Plus, Attorney Carlo? 24. 25 ba? 24 ang sinasabi. Pag digital TV, anong channel? 29. Recitation. Kasi po, minsan, not listening kay. Alam nyo, sa law school kasi, recitation. So, pinaparecitation ako yung attorney ni Kidal, malapit na rin mag-klase. July 20, abangan ako ng mga estudyante ko. Nako, paano kaya tayo magpaparecite sa online? So, anyway, ewan ko tumatagal pa ng enrollee sa FEU. Kung gusto nyo pong matuto sa akin ng batas, ako po ay nagtuturo doon ng constitutional law review. So, pag fourth year na po, okay? So, sa fourth year nyo na ako ma-encounter pag doon kayo nag-aral sa FEU Institute of Law sa Makati po. Okay? So, anyway, nasa radyo rin po tayo, DZRJ 810 AM, live streaming sa Facebook at nasa YouTube, RJ yes. News PH. Okay? At kung kayo nagtataka, ano po ba ang show na to, amin pong sinasagot ang mga tanong na legal, na mga katanungan na nanghihingi ng payong legal. Na PM sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. Yung iba po na nag-PM o nagtatanong sa mga posts namin, pagpaumanhin nyo na po kasi paminsan no, nakakaligtaan yun, hindi ho namin, baka hindi namin masagot. I-PM nyo po siya sa Facebook page comment, namin. Kasi pag PM, masasagot po namin, sigurado except yun. Except kung live
live kayo nagpapadala, yun, baka masagip ng mata ko. O, batiin lang si Carrie Mae Maresigan. Sabi niya, hello po Attorney Nikki at Attorney Carlo. Hi, si Carrie Mae, palagi sumusubaybay sa atin. Natutuwa ako. Alam niyo, mahal na mahal ko po kayong lahat na sumusubaybay sa amin at nanonood. Kasi kung wala po kayo, wala rin po kami dito, di ba? So, okay. Si Julia Julia, sabi niya, hello po Attorney Nikki and Attorney Carlo. God bless you both. Hi, Julia. Ang ganda. Ito naman. Mm-hmm. Shout out sa lahat ng miyembro ng Rotary Club of Mandaluyong Uptown. Ngayon po ang anniversary ng Rotary Club of Mandaluyong Uptown. Happy anniversary! Happy anniversary! Miyembro kami ng club na yan. Yes. Kaya magaling yung club na yan. Okay? At si Lou Gutierrez, of course. Sabi niya, magandang oras po sa inyo from Gagalangin, Tondo. Kamusta kayo dyan from Gagalangin, Tondo? At saka yung dating presidente natin, si PP Jumbo de Belen. Kumusta ka dyan? Ayan. O, si Ricky de Guzman, Gruenke. Wow, ano, foreign, Gruenke. Good afternoon po sa inyo, Tony. Pabati po sa asawa kong sexy, si Mary Jean Garcia Gruenke. Wow, sweet naman. Thanks po and God bless po sa inyo. So, shout out sa sexy at magandang asawa ni Ricky Gruenke na si Mary Jean Garcia Gruenke. Uy, may atraso ka sa asawa mo, no? Bakit mo binabate? Baka makuha na, ano, shout out. Okay, joke lang, joke lang. Okay, so sige, first half ng show ay ating papasadaan ng konting mga katanungan. Simulan natin kay Rossi, ang tanong niya. Attorney Good PM, this is Rossi. May nabili ako na 48 square meters sa Barangay Pansol, Quezon City at napatransfer ko na sa name ko. Tapos sabi ng neighbor ko, nakakuha pa daw ako ng 3.5 square meters sa kanila. Ayon sa survey result. So nagkabarangayan kami at nagbayad ako ng 60,000. Paano ko po mapapadagdag yung 3.5 square meters sa aking existing na titulo, attorney? Please pakipayuhan mo ko kung anong magandang gawin. Okay, attorney Carly, ko bala kay Rosie. Rosie, una natutuwa ko dun sa tinanong mo kasi hindi to pang karaniwan na nangyayari na nagkakaayos kayo kasi nga sa barangay level pa lang nagkaayos na kayo, nagkabayaran na ng 60,000. Ang nangyari dun sa barangay level ay parang bumili ka na rin ng lupa, pero 3.5 square meters na portion lang ng lupa ang binili mo. Para makumpleto ng yung transfer ay walang pagkakaiba to dun sa lupa na binili mo na 48 square meters. So kung anong dokumento dun, ganun din dito. Kailangan magkaroon ng deed of assignment o deed of sale galing dun sa neighbor mo na pinagkuhanan ng 3.5 square meters. Tapos ano pa bang kasama doon? Yung mga usual na yung kopya ng titulo nila, kailangan mo rin pa-resurvey ulit yung lote mo para mapabahagi na yung 3.5 square meter na lote dun sa full na lote mo, and kailangan mo rin magbayad ng buwis, pero hindi na base dun sa kabuuan kundi base lang dun sa 3.5 square meters. Okay. Sige, Rosie. Good luck sa pagpapatitulo ng 3.5 square meters. Mm-hmm. Okay. Tanong galing kay Beth. Attorney Carlo, pakibasa. Galing kay Beth. Good evening po. Noong January po, nag-file ako ng kaso sa asawa ko, vawc, RA9262. Ngayon po, nung nalaman niya, umuwi sa amin at humingi ng tawad sa akin. Nagluhod po sa harap ko habang umiiyak, may blah blah blah. Sobrang dami niyang sinabi, pangako at pagsisisi. Kaya naawa naman po ako at pinatawad ko siya. Kaya pumunta kami sa abogado para iatras ang kaso sa kanya. Nangako siya sa abogado na hindi na niya kami pababayaan at magbibigay siya ng sapat na suporta bawat linggo sa amin. Dahil wala naman daw siyang babae, sa madaling salita po, nagkaayos na kami. Ano po ang pwede kong gawin sa asawa ko at sa babae niya? Pinapalabas po nila, lalo na po si babae, kung kani-kanino pinagsasabi na matagal na daw kaming naghiwalay ng asawa ko. At nagpirma daw kami sa abogado sa paghihiwalay. Suporta na lang daw sa amin ang asawa ko. Pero wala pong katotohanan yon. Hindi po kami naghiwalay. Wala po kaming pinirmahan. Kung hindi, nagkaayos na po kami. Kaya ko po inatras ang kaso sa kanya. Kaya ngayon, ako po ang pinapalabas niyang sinungaling at gumagawa ng kwento. Okay, Beth. So ito naman, no? Pinatawad mo na nga yung asawa mo, di ba? Inatras mo na yung kaso. Eh, ginaganyan pa din. Pero ang nagaganon ba sa'yo, Beth? Yung asawa mo o yung babae or both? Okay, but i-spell out ko na lang ang mga pwede niyang causes of action. Kung sa asawa mo, at di ba, tumuloy pa rin siya sa pambabae
babae niya, 'di ba? Maari mo pa ring mag-file ka pa rin ng RA 9262. Pwede pa rin 'yun, pero for the acts lang na ito na, yung mga yung bago. Hindi na base dun sa dati, ha, sa yung dati. Bago na yung ngayon. Maari kang mag-file sa new cause of action, repeated marital infidelity. O kung gusto mo, pwede ka rin mag-file ng concubinage. Ang maganda sa concubinage, ang madedemanda asawa mo at ang kabit niya. Yes. But take note, ang concubinage ay pwede lamang yung looking forward kasi pardon is a defense sa concubinage. Meaning, kung pinatawad mo siya sa pambababae niya dati, hindi mo pwedeng gamitin yon. Magiging depensa yon. At pinatawad dito, mo nga. Pinatawad mo sa ano na lang, sa present and hindi naman future. Present na pambababae, pwede mong gawin yan. Ito naman, sa babae, sinisiraan ka. Clearly, it is a case of oral defamation or slander. Maari mo siyang kasuhan yan. Kasi sinisiraan ka eh. Kahit na inag-invento pa ng storya laban sa'yo, meron ding Article 26, civil case for damages, no? Para sa ginagawa niya na hindi pagrespeto sa iyong pribadong buhay. Yes. Pwede ka makakolekta ng pera doon. Okay? Pero, Beth, kailangan mong gawin yan ASAP, lalo na yung sa kaso na ipafile mo sa babae kasi may prescriptive periods yan. Meron ka pang pwedeng i-file nga intriguing against honor, 30 okay days lang yon. So, right. File mo agad. Sige, question ni Pearl. Pasensya na, minamadali namin kasi ano lang, first half lang po tayo sasagot ng tanong at may guest pa tayo. Excited na kami interviewin siya. Si Pearl, tanong niya, magandang umaga po. Kung idadaan po sa legal ways po, magkano po dapat ang suporta ng dalawang bata? Okay. Ang suporta po, wala hong mathematical formula yan, hindi wala hong computation. Ang computation po, ang basihan ay yung nasa family code, which is kung ano yung kakayanan nung nagbibigay at pangangailangan nung hihingi. So kung ako sa'yo, syempre, dalawang bata, ilang taon na ba yan? Kailangan sa pag-aaral, kailangan ng pagkain, pang-uniporme, yes, pan-libro. Yes, ipunin mo yung mga resibo. Kung anong magkano, at ibabangga yan sa kakayanan ng ama. Diba? Halimbawa, kasi baka mamaya ang kita niya, maliit lang o hindi sapat. At tandaan mo rin, Pearl, obligasyon yung kayong dalawa, ang nanay at tatay, ang magsusuporta sa bata, hindi lang sila laki, ha? Pati ikaw din. So Pearl, hahatiin mo sa dalawa yung total ng gastusin niyo, ha? Okay. Sige. So, tanong ni Rina, pakibasa Attorney Carlo. Galing kay Rina. Magandang hapon po. Naway nasa maayos kayong kalagayan, Attorney. May tanong po sana ako. Matagal na kaming hindi nagsasawa ng asawa ko. Kasal po kami. May inampun kami since birth. At may paper po na inako at inampun namin ng bata. Ngayon ay 20 years ng ampun namin. Pag po ba nawala ng ex-husband ko, ako pa rin po ba at ang ampun namin yung beneficiaries o pwede po kaming palitan as beneficiaries, Attorney? At ipapalit ang pangalan ng kinakasama niya ngayon at isang anak nila. May karapatan po bang aming anak na ampon na nakaapelyido sa kanya sa mga naiwan niya? Last question po. Ano po ang pwedeng isampa ko pag nalaman kong kasal sila at ng kinakasama niya ngayon? Sana po ay mapagbigyan niyo ang aking tanong at mabasa po ninyo. Pagpalain po sana kayo ng Panginoon. Salamat po. Okay, Rina. Ganito yan, no? I will just clarify. Siguro may legal adoption papers yan, ha? Yung dumaan sa court parang yung adoption. Parang hindi Attorney Nikki, eh. Di, mukhang meron may papers. I will presume na may legal adoption papers kayo. Legally adopted. Kasi ibang sagot pag hindi legally adopted. So, legally adopted, yes, may makukuha kayo. Heirs, no? Hindi beneficiaries. As heirs. Alam niyo po, pag namatay si lalaki, asawa mo, pag namatay yon, ang kanyang heir ay ikaw, at ang kanyang, anak mo, legally adopted, pati yung anak sa labas. Yung illegitimate child. Oo. Ang makukuha naman kasi ng illegitimate child ay kalahati ng share ng legitimate child. Yes. So, hindi pantay ang makukuha. Yung kanyang kinakasama, yung kabit niya, walang makukuha yon. So, don't worry, meron at meron kayong matatanggap. As long as legally adopted. Kasi kung hindi legally adopted, hindi makakakuha yung, ano mo, yung... Maski na nakapangalan yung apelido. Oo. Kasi hindi niya kaano-ano yun eh. Yes, okay. So, ang next tanong mo ay, okay, meron bang karapatan yung nakaapelido na ampon? Basta legally adopted? Yes. Oo. May kine-create na relationship sa adopter and adopter. Nagiging legitimate child siya. Okay, and last question, ano pwede isang pa kung magpakasal yung kinakasama niya sa asawa mo? Bigami. Kaya wag po tayong basta-basta nagpapakasal, di ba? Na meron tayong existing na kasal. O kaya kahit na feeling natin yung unang kasal natin ay hindi valid, hindi tayo pwede magpakasal. We cannot take the law into our own hands. Tsaka ang dali-dali lang i-prove ng bigami. Kailangan mo lang pakita yung marriage certificate niyo tsaka yung pangalawang marriage certificate. Bigami na po ang tawag doon. Okay, sagutin lang natin, no? Tanong ni Julie.
Julia, Atty. Nikki, tanong ko lang po sana, paano po kung palagi nare-reset po ang kaso ng kapatid ko? Anong pwede namin gawin, Atty., para maumpisahan na po ang hearing ng kaso ng kapatid ko? Napatay po ang kapatid ko, Atty. Naku, condolence, Julia. Oo, condolence. Napakasakit talaga ng ganyan na pinatay ang kapatid mo, tapos ang bagal pa ng hustisya. Pakiramdam mo ay walang tulong na ibigay sa batas. Well, to be honest, talagang mabagal talaga dito. Hindi natin alam kung either kasi konti lang ang judges, no? O kaya tapos, makukulit kami mga abogado. Gumagawa ng paraan para magpa-reset. Although, doon sa bagong rules, lalo na sa civil cases, bawal na pong mga hindi, criminal to eh. Criminal case to. Ano bang pwede niyang gawin na attorney, di ba? Well, alamin mo yung dahilan ng resetting. Kasi hindi pwede na, dapat alam mo kung bakit na-reset. Wala ba yung piskal? May sakit ba yung akusado? Meron bang valid na rason? Pag hindi kasi valid ang rason, pwedeng mapawalang bisa yung resetting at issue ng warrant of arrest yung tao, yung akusado, kung di siya nag-appear sa hearing niyon at palpak yung kanyang dahilan for resetting. So, Julia, makipag-coordinate ka sa lawyer mo. Oo. Na siguro, i-questionin ang mga pagpo-postpone nung akusado. Mm-hmm. Diba? Kasi mamaya, hindi, ano yun, dapat halimbawa, ang ginagawa natin pag nag-a-appear sa hearing, pinapa-postpone, hindi valid, pinapa-move natin, diba? Oo. Na huwag i-consider ang postponement. So, ganun ang gawin. I-check mo kung anong mga rason dyan. Tapos kung may mga motion, kung hindi pa nare-resolve ba, motion to resolve, kasi paminsan yun rin na nagpapa-delay, di ba? May pending motion, kaya hindi matuloy-tuloy yung hearing. So, alamin mo yung reason niya, kasi may mga remedy naman. O, alam mo, Atty. Nikki, lalo na sa Quezon City, bawal magpa-reset. Kung magpa-reset ka, kailangan may sakit ka o force majeure, meaning bumagyo, lumindol, o may sunog. Ayun. Okay. Next question galing kay Nancy. Sabi niya, good PM ma'am, ask ko lang po tungkol sa anak kong bunso na lalaki. Ano pong gagawin ko? Nagpakasal po sila, mag-asawa, na hindi ko po alam at ginawang nanay nila yung nanay ng kumpare niya na yung nagpakasal sa kanila. Hindi na namin alam kahit sa mga kapatid niya, walang alam. Pati kami na tatay niya, hindi alam kasi parang pinikot itong anak ko. Basta pinikot siyang babae, may edad na at itinago ng babae sa amin ng isang taon at hinanap lang ako ng anak ko nung siya ay nasa barko na seaman pa since 2008. May habol po ba ako ma'am kasi no nag-abroad din naman ako ng 8 years para buhayin sila kaso nung buhay pa asawa ko noon. Hindi naman sila nag-support ngayon. Tapos 71 na po ako. Hindi man lang po nila matulungan ng lockdown. Hindi man lang matulungan. Ano po dapat kong gawin? Sa pagpakasal niya, hindi ko alam. At pati po computer po, nilock kami sa Facebook para sa anak ko. Kaya walang alam ang anak ko kung anong nangyayari sa akin. Lalo na sakit ko. Sana malaman ko, advice niyo po. Naku, kawawa naman si Nancy. So, ibig sabihin... Pinagkakait sa kanya yung communication sa anak niya. Well, ganito. Ang parental consent, hindi naman yan technically a requisite for the validity of marriage. Ang pwede lamang dyan, kung walang parental consent, nagpakasal 18 to 21 years old, ay it is a ground for annulment. Pero, pag nagpatuloy sila pagsasama, 21 years old and above, patuloy sila nagsasama, wala na. Hindi mo na, hindi na pwede maging ground ng annulment yan. And I presume, nagsama na sila. So, Nancy, hindi na. Pangalawa, I think, siya nanay siya, di ba, nagre-reklamo siya, 71 na siya, hindi siya tinutulungan. Ito outside of payong legal, baka naman pwede mong kausapin yung anak mo. Kasi, ayaw nga, di ba, pinagkakait nga yung communication. Pati hindi, siya, pero prior to that, alam mo kasi, alam mo, you cannot give all credit to your child eh. Bakit nangyayari yan? Pumapayag siya na ginaganong ka nung asawa niya. Lalong-lalo na hindi lang diba? Naman siya yung may Facebook eh. Pwedeng kamag-anak, kaibigan, pinsa nung anak mo. Pwedeng pero sige, makontakt through kung him. Nandito na tayo sa putong demandahan, sabihin na lang namin sa yung legal rights mo. Alam mo sa family code natin, parents are obligated to support their children and the legitimate and illegitimate children of the latter and vice versa. And vice versa. So, tandaan nyo po tayo mga anak, obligado din po tayo, nasa batas, obligado po tayong suportahan ng ating mga magulang. Yes. Actually, kasi kung tutuusin, nakakahiya naman na kailangan sabihin mo pa yung batas. Kasi bilang anak, we have a moral obligation. Hindi na kailangan ng batas. Pinalaki ka, diba? Tinuruan ka maglakad, diba? Hinugasan ng puwet mo nung baby ka, lahat. Tinuruan ka magsalita. Tapos ngayon na okay ka na.
parang mo, bibitaw diba? Na lang. Yes. Medyo, medyo may diprensya naman kung ganong klaseng anak ka na hindi mo tinutulungan yung iyong mga magulang. Pero Nancy, ito naman, dagdag dun sa payo ni Attorney Nikki. Practical. Pwede siya mag-wait, hindi pa ako tapos eh. Pwede siya mag-file ng petition for support, Nancy, para magpasuporta ka sa anak mo. Payong practical, hindi mo makontakt yung anak mo, gawan mo na, humanap ka ng paraan sa mga kaibigan niya para at least malaman yung sitwasyon mo. Kasi hindi rin maaayos to at mas maganda na makontakt mo yung anak mo kaysa mag-file ka ng kaso. Baka yun lang pala yung solusyon, di ba? Oh, yun ang hirap, no? Pinalaki mo yung maayos yung mga anak mo. Tapos, alam mo naman, pag may asawa na hindi maayos. Okay, tanong ni Ana. Pakibasa, Attorney Carlo. Galing kay Ana, good morning po. Ask ko lang po kung paano po proseso ng pagpapalit ng apelyido ng anak ko. Apelyido niya po kasi sa papa niya. Gusto ko po sana apelyido ko ang ipagamit sa kanya. Okay, bakit? Oo nga, bakit? Hindi ba kayo kasalo? Ano? But anyway, hindi ko na makikiusyoso dyan. Pero kasi ganito yan, no? Kung halimbawa, it's the other way around. Apelido mo, tapos gusto mo i-apelido sa tatay niya, in-acknowledge, hindi kayo kasal, madali yan, administrative yan. Oo, administrative. Pero kung ganito, na inapelido mo na siya sa kanya, tapos gusto mo ibalik sa'yo, ay hindi na administrative yan. May naging kaso yan sa Korte Suprema. Sabi ng Supreme Court, ang paramount interest of the child, yung talaga yung kinoconsider. So, yung bata ang may karapatan mamili ng kanyang apelido. Pati yung decision. At decision na gamitin. So, dadaan ka sa korte. Hindi na to administrative. Okay? O, pakibasa, Attorney Carlo, ang tanong ni John. Galing kay John. Attorney, nagkautang ako sa isang abogado. Pero yung co-maker ko, pinadala ko yung bayad. Hindi niya pala binabayad dahil pareho kaming nagbabarko. Akala ko naman okay na. Nagulat na lang ako na hindi ako makakuha ng NBI dahil dinimanda ako ng abogado ko. Wala naman akong cheque para ipang post-dated dahil wala akong bank account na may malaking amount or business para makapag-open. Ano ang gagawin ko, please? Kailangan ko po ang tulong ninyo. Hindi ako makalabas ng Pilipinas dahil wala akong NBI. Nako, alam mo, moral lesson of the story, ang hirap talaga kalabanin ng abogado, no? Lalo na kung isang tarantadong abogado. Malikot ang isip ng mga abogado, kayang gawan ng paraan. Kahit wala kang inisyong PDC, I'm sure ang kinaso sa'yo, estafa. Yes. Diba? Meron nung kasing klase ng estafa, nakukuha ka ng serbisyo pero hindi mo babayaran. At ang ground mo lang doon ay parang nangloko ka. Pero tingin ko hindi naman ganito nangyari kasi kinuha nga nung kaibigan ni Jan yung bayad. But anyway, sige, andyan na tayo. Okay? So baka may kaso, hindi ka makakuha ng NBI. Ang gagawin mo kasi, may tinatawag na hit, di ba? Pag kukuha ka NBI clearance, may hit ka. Ayusin mo yung hit. Ibig sabihin, pumunta ka sa NBI para i-clear yan. Para malaman mo kung ano yung dahilan. Oo, tapos ang mangyayari, pag hindi sila kumbinsido, baka mama may kapangalan ka. Ganun yan eh. Nangyayari yan eh. May kapangalan ka na may hit. May criminal case na pending. So, i-check nila yon. Kung kapangalan mo lang pala, hindi ikaw yon, i-clear nila, issue ka na NBI clearance. That is assuming na walang criminal case sa'yo. May kapangalan ka lang. Ang problema, kung meron talaga, tingnan mo kung saan yung transaction yun nangyari. Most probably, doon nag-file yung abogado. I-check mo. Punta ka sa clerk of court kung may pending na kaso sa'yo. Kasi kung meron, naku, asikasuhin mo yan. Kasi hindi ka talaga, hindi malilinis yung hit na yan. Pero sa NBI. Pero Attorney Nikki, ang punot dulo nito, dyan, kasi hindi mo pa binabayaran yung abogado mo. Maski na nabinigay mo yung pera dun sa kaibigan mo, hindi naman umabot yung bayad dun sa abogado mo eh. Hindi niya abogado yun. Umutang siya, nagpautang yung abogado. Nagkautang ako sa isang abogado. Yes, hindi. Walang kinalaman. Walang serbisyo. I think, nagle-lending yung abogado. Nagle-lending abogado. Oo, yun. Okay, huwag mo na pa yun si Atty. Nicholas. Medyo, parang kulang ng kape. Okay? O sige pa, ibasa naman yung tanong ni Deco. O galing kay Deco, gandang tanghali po ma'am. Ako po si Deco. Deco, nag-work po ako sa isang company. Magpo 4 years na po ako sa kanila. Nung Mayo, katapusan po, natapos ang kontrata ko. Hanggang ngayon, di pa rin kami tinatawagan nila. Ano po bang magandang gawin namin? Ano na? Ikaw na dyan. Nag-end ang contract mo, Deco. Kung validly nag-end ang kontrata mo at alam mo naman sa simula pa lang na yung kontrata mo ay kunyari 2 years or 4 years. Malamang alam mo, Attorney Carlo, hindi totoong contract yan. 4 years na siya doon. Hindi, alam mo naman, meron kasing instances, Deco, na valid ang fixed term employment agreement
na ano ba yung ginagawa mo sa kumpanya. Kung ang ginagawa mo sa kanya isang bagay na matatapos lang ng fixed term, kunyari 4 years, kunwari, construction, pag natapos ang building, tapos ang kontrata mo, tapos na rin yung employment mo, that would be valid. Pero ang practice sa ibang companies, kino-contract out nila kahit yung mga essential functions, yung mga usually necessary or desirable sa trade or business ng employer na functions. Kunwari, ikaw ay isang restaurant, tapos naka-contractual term o fixed term yung waiters mo. Hindi medyo malabo yun. Hindi pwede yun. So, pansinin mo kung anong klaseng trabaho ang ginagawa mo sa kumpanya. Ay, let's say nga, ano nga, hindi valid na ano yun, contractual. Ano kung, pwede niyang gawin? Kung hindi valid yung contract, yung employment mo as a fixed term employee, magdemanda ka ng illegal dismissal. Hindi muna, tingnan muna niya. Kasi hindi pa raw sila tinatawagan. Demanda ka naman. Ay, hindi. Grabe ka naman. Kausapin mo muna yung employer mo. Baka kasi mamaya hindi rin natin alam ano nangyayari. Baka ano naman, na bang sitwasyon mo? Baka naman close nga siya. May punto si attorney. Baka sarado. Baka sarado. Alam mo naman maraming pinasara ang quarantine. I-check mo kung sarado, hindi pa makapagbukas. Makipag-ugnayan ka muna sa employer mo. I-check mo muna kung halimbawa ba if floating status ba kayo? Kasi pwede mag-floating status kung about 6 months under the labor code. Pero kung service yan, nasa ano kayo, may lisensya ng 17-A, 3 months. So, baka floating status ka ba? So, tanong mo muna, kung hindi na-explain ng mabuti or medyo illegal or hindi ka pa naman tinatanggal, 'di ba? Sa dole ka, magpunta ka. Pag tinanggal ka, yun na yung sinabi ni Attorney Carlo na illegal dismissal. Okay. So, ito, sagutin ko lang. Ay, batiin ko si Liway Clemente. Sabi niya, good PM po, Attorney Carlo, Attorney Nikki. Maraming salamat sa free legal advice. God bless po. Hi, Liway. At last na to, sagutin natin, galing kay Jen. Good PM po, ma'am. Yung bayaw ko po kasal sila ng asawa niya, pero mali po yung birth year ng asawa niya at ng babae. At ngayon po, hiwalay na sila more than 10 years. Pinagpalit po yung birth year nila para po makasal kasi underage pa ang lalaki that time. Invalid po ba ang kasal nila? Oh, okay, yung mga usual na ganyan. Kung underage... Ano bang totoo? Kung underage, invalid talaga yung kasal? Void. Void yun. Void yan. Pero lack of an essential hindi requisite. Hindi agad-agara na kailangan mo kumuha ng declaration yes, sa court. Yes, magpa-file pa ng kaso. Void. Hindi automatic. Oo, hindi automatic yan. Alright. Okay, sige. It's almost 12:30 at excited na tayo interview ng ating guest. Pero bago po yan, magpapatalastas po muna tayo. Huwag po kayong alis, babalik ang Buhay at Batas. Ako po si Rolly Cannon. Iniimbitahan ko po kayong makinig sa aking programang Opinyon Publiko tuwing Lunes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes mulang alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Dito lamang po sa Radyo Bandido TV, simulcast sa DZRJ 810 AM, ganun din po sa Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes at sa Free to Air TV. Sa facebook.com/DZRJ 810 AM at sa aming YouTube channel RG News PH. Ako po si Banat Bay sa programang Trending News from 2 to 3 p.m. sa Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ 810 a.m. Sky Cable Channel 224. TV Plus Boxes and Free-to-Air TV. Facebook.com/DZRJ 810 a.m. At YouTube channel RJ News PH. Magandang gabi po. Jojo Dimitilla po ang siyan niyong napapakinggan. Sa palatuntunan ng opinion mo, pakinggan natin karapatan mo. Respeto natin. Tuwing alas 6 po yan hanggang alas 7 ng gabi dito po sa Radyo Bandido, simulcast DZRJ 810 AM, Sky Cable Channel 224, and TV Plus Boxes and Free to Air TV. Like us on facebook.com/DZRJ 810 AM at sa YouTube channel RJ News PH. Babalik po ang Buhay at Batas. Welcome back. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Alright, sige. So simulan na natin. I-welcome po natin ang isang ating special guest po. Isa po siyang OFW at may-ari ng Magnum Autoparts. Welcome to the show, Jayson Quitiquit. Hi, Jayson. Hello, good afternoon po.
Attorney Nikki and Attorney Carlo. Good afternoon, hi, Jay. Jason. Ayan, oh, di ba? Gandang lalaki. Oh. Sa lahat ng viewers ng, ano, ng Ang Buhay at Batas. Okay. Alam mo, marami excited pakinggan ang iyong story. Mm. No? So, simulan na natin. Bakit mo ba naisipan mag-OFW? Actually, naisipan ko mag-OFW noong 2009. Noong nakita namin yung ultrasound ng, ano, ni Mrs. na kambal yung magiging ano. Kinabahan ka. Kambal. Oh, napalipad okay, siya. Wala sa budget. Okay na rin sana yung ano yung una namin yung salary ko that time. Sa isang company sa Cavite. Kaso biglang dalawa yung magiging anak ko. So ang naging focus is kahit anong ano budget yung gagawin namin, kukulangin. So nag-decide ako kahit na medyo mahirap habang buntis si Mrs. Don, nagpunta ako ng Saudi. Okay. Then, Saudi. Yun. Ang hirap rin no, no? So, nagtrabaho ka sa Saudi habang buntis yung misis mo. So, nung nanganak, wala ka dito? Wala. Sakripisyo talaga. Nung pagbalik dito, is, ano na siya, bibin niya gano'n yung mga babies. Oh. Ganun pala katagal. Ganun talaga, no? Sakripisyo. Ng buhay. At gano'ng katagal ka rin sa Saudi? 1 year actually dun sa Saudi. Sa Saudi. Kamusta naman sa Saudi? Kamusta naman ang buhay OFW sa Saudi? Kasi ang daming nasa Saudi. Alam naman natin na medyo mahirap sa Saudi dahil unang-una, walang, ano, walang karne ng baboy. wala. Bawal, no? Bawal. Tapos bawal din yung... Uminom, di ba? Bawal uminom, walang alak. Talaga? So ano, paano pag may party? Wala? Patago? Wala. Merong mga beers doon, pero non-alcoholic siya. Ah, wow. Talaga? Merong beer, non-alcoholic. Kali na lang yung inumin nyo. Oo. Ay, kali, Shandy. Mag-imagine na lang kayo na malalasing kayo. Ganon. Ay, oo nga, no? Tapos syempre, yung lungkot mo na hindi mo kasama pamilya mo. Tapos syempre, ibang hindi nationality yun. Expectant father. Tapos hindi mo makita yung mga anak mo, di ba? Kaya nung, ano, nung mga anak si Mrs. doon, parang kasi five hours yung ano eh, yung difference nung from Saudi to Manila. So naghihintay ako noon. Madaling araw na doon sa Saudi, dito parang ano pa lang. Gabi pa lang, late night siguro. Oh, okay. So, tiniis mo yon, di ba? Tiniis mo. At after mo sa Saudi, saan ka naman nagtungo? Ayun, luckily, yung ano yung dati kong boss, ano sa dati kong pinapasukan, kinuha ko sa China. Okay, layo ah. Mas okay na yung sa Saudi, tsaka siya. Asian siya, so yung culture. You can blend in, ano? Tapos yung uwi ko nun is every 3 months. Ay, pinapayagan ka umuwi. Oo. Naging, ano ko, tapos, eventually, naging every month yung uwi ko. Kaya mas maganda yung, ano, yung trabaho ko dito sa, ano, yung nagpunta na ako sa China. Ah, okay. Kamusta naman katrabaho nung nasa Saudi ka? Kamusta naman yung mga Arabo? Hindi naman tayo racist. Hindi. Yung kultura lang. Medyo nanimili sila eh. Ito. Kapag halimbawa, ano, nagustuhan ka naman nila, Okay. Okay naman sila. Pagkalimbawa talaga na hindi kanila gusto. Yun, parang may discrimination sa lahat ng gagawin mo. Ah, oo. Alam mo, hindi mamawawala yun eh. Kung iba kang lahi, talaga nidiscriminate ka. Ng lahi, ganun eh. Oo, di ba? So, ang lalaki pa naman din nilang lang, di ba, lalaki. Tsaka, buti, at least lalaki ka. Pero kung babae, parang di ba iba yung pagtingin nila sa babae, no? Pero, oo. Pwede ba sabihin niya na yung iba kasi yung mga lalaki, di ba, meron ding mga nararape doon actually sa ano sa... Ah, oo. May homosexuality ano rin doon? Hindi ko masasabing homosexuality sila eh. Siguro dahil deprived sila sa ano. May ganun. Okay, buti na lang tayo. Wild tayo sa Philippines. Lalo na kapag ka medyo maputi ka tapos walang mabuk-buk yung ano mo, yung mukha mo. Mas mabenta ka, no? Oo, mas mabenta ka na yun. Hindi ka pwedeng maglakad mag-isa sa ano sakali. And nun ngayon sa China, kamusta naman mga Chinese? Kasi alam mo, paminsan, di ba, iba-iba yung nababalitaan natin. Alam mo naman, may iba na parang iba negative, iba positive. Kamusta naman makasalamuha, nakatrabaho mo yung mga Chinese? Marunong ka ba mag-Chinese? Sa ngayon, marunong na ako mag-Chinese ng ano. Pero syempre, nung bago ka doon. Nung bago ako, kasi 10 years ago yun. So, yung English ng ano ng China nun, talagang minimal lang. Oo. Kasi so, dati, ang turo ng, ano, ng English sa kanila is during middle school lang. Okay. So, kaya wala talaga. Kung mag-isa ka doon na pupunta, medyo mahirap eh. Oh, pero anong natutunan mo sa kultura nila? Masisipag sila actually. Tapos masisipag talagang sila. Magaling silang humawak ng pera. Masipag. Yun ang nakikita ko talaga na dapat sana ma-adapt natin. Ma-adapt no? natin. Mm-mm.
Kaya dito sa ating bansa, no, mga negosyante, oh, usually, mga Chinese, lahat na, ano, mga, or Chinese heritage, is, diba? Ano, yung Chinese nga. Pero ano ba, yung hindi naman mabagsik yung boss, di ba? Paminsan, ano, di ba? Kasi ang Chinese, pagtrabaho, di ba? Hindi pwede mga chismisan. Tayo kasi Pinoy, chismisan, sa pantry, di ba? Yung mga ganon, dun, work, ganon. O may ganon din. May mga ganon ding, ano, bosses na talagang bossy sila sa ano, pero meron din naman yung parang kasi usually ano doon eh mga parang family owned. So lahat ng mga employees parang kamag-anak, kaibigan. Ah, ganoon. So mas maayos ang turingan. Hmm. At tumagal ka doon, no? Nakailang taon ka rin? 10 years. Sa ngayon ano, halos 10 years na. Wow, ang tagal na rin, 'di ba? So, wow. Oh. Anyway, so pero mahirap pa rin, 'di ba? Although kahit nakaka-uwi ka na, ang hirap pa rin ng buhay. Mas masarap pa rin syempre yung kasama mo yung pamilya mo. Kaso nga lang, ang ano kasi ng ano ng OFW is sacrifice para sa family. Halos lahat ng mga tanungin mo na OFW is yung magiging sagot, eh. Bakit ka nasa abroad? Syempre kailangan kumita ng pera. Oo, yun ang rason para talaga sa pamilya. You wanted to say yes, something? Yes, yung cost of living naman doon. Kasi tumira ka ng matagal doon eh. Gusto ko makita na, is it worth it na magtrabaho doon tapos ano ang cost of living kasi sa China, mas mura. Ah, so, talaga? Oo nga, no? Saka mura talaga yung pagkain nila eh kung ikukumpara sa ibang ano ibang bansa. Ah, talaga? Mura? Wow, so okay pala doon, no? Pero so, ang nangyari, trabaho ka ng trabaho tapos ipon. Tama. Ipon, trabaho. Eh, totoo ba yung sinasabi niya? Alam mo naman, basta OFW yun, daming pera. Hindi naman totoo yun. Kasi diba yun yung, alam mo yun, diba? OFW, alam mo yun. Yung pagbumisita sa Pilipinas, ibang kamag-anak, diba? Parang ang daming pera niyan. Manlilibre yan. Tapos magpapalit yun. Kapag halimbawa darating ka, kailangan in grande, yung mga ganun. So, hindi naman lahat ng OFWs is maraming pera. Kaya nga nasa abroad eh, dahil para kumita ng pera. Ang nagiging thinking lang, yun nga, kapag ka OFW, malaki yung kinikita mo. Kaya... Pero totoo ba, sorry ah, parang kalang feeling ko nasa bahay lang ako nagsasarado ng pintuan. Depende rin kasi sa... depende rin kasi sa OFWs yun. Kung halimbawang nag-OFW sila, tapos tinaas nila yung standard of living nila, based dun sa kinikita nila, parang wala kang masasave eh. Pero kung yung dati mong pamumuhay, hindi mo siya... Although, syempre, tataas na konti yan. Pero hindi yung katulad... Kasi yung iba, parang astang mayaman na eh. At tama ka. Yun, alam mo, magandang punto yun. No? I think marami sa atin nakaka-relate. Yung ibang OFW, sige, kaya hindi nakakaipon. Pagdating doon, dito, lose tayo ng pera. Bili ng gadgets. Number one is gadget talaga. Lahat na makita mong OFWs, gadgets, tapos branded clothes. Ganon. Tapos yung pamilya rin, masyadong tumataas rin. Luho. So, hindi nakakapag-ipon. So, ang payo mo, kumbaga, yung sakto lang kung ano ka dati. Kung umangat, sige, okay. Pero hindi naman yung katulad ng marangya. Iba na. Saka yung iba talagang nagpapayabang na kapag halimbawang kailan lang makabili ng bagong ano. Yung updated na gadget, yung mga ganun ba? At saka alam mo, siguro feeling ko rin na iba kasi may pressure. Feeling ko pag OFW sinusundo sa airport, alam mong nakaabang na pa sa lubong. Ikaw na magpapalitsyon ka. Kumbaga may expectation na gagastusan mo. So parang na-force tuloy na mag-live up dun sa expectations na yun. Expectation. Tapos lahat magpapabili ng cellphone. Naranasan mo yun yung parang isang barangay nagpapabili ng cellphone. Pupunta kayo sa Green Hills. Yung mga tipong 10 years mo nang hindi na nakausap tapos bilang mangumusta. Kamusta? Alam na yan yung kamusta. Takot ka na sa susunod eh. So it's not true na, di ba? Of course, mas mataas ang sweldo, di ba? Kaysa sa Pilipinas. Pero hindi naman na sabihin mong talagang humihiga sa pera. Talagang naghihirap kayo doon. Actually, yung iba nga doon, kapag makita mo sila, parang maawa ka rin eh. Kasi parang sasabihin nila na nagpapabili kasi sa ganito, kailangan tipirin ko muna yung pagkain ko for this week. Mm-hmm. Kailangan makaipon sila eh. Kasi usually naman yan, ang perang ginagamit nila sa pasalubong, yung mga allowances lang. Mm-hmm. Kasi yung sweldo, ano yan eh, direkta yan sa ano eh, sa family. Yun ang nagiging dilemma rin ng ano ng may ibang OFW. So buti naman hindi ka naging ganun, yung para na-tempt ka na humawa ka na pasweldo ka ng maraming pera, eh di gastos. So ano, hindi naman. Nung una, syempre, parang masaya ka rin eh. Masaya ka rin na hindi naman yung gastos, yung parang
bigay todo sa ano sa mga kaibigan o kaya sa kamag-anak, mga ganun. Ganun pero, yung sa simula syempre, sa simula, diba, you're very proud. Eh kung every 3 months ako umuwi, tas ganun lagi, di para na. Hindi na ma-sustain. Oo. Oo. And it also helps because your wife works, no? Interior designer yung asawa si Mrs. mo. Kasi, of course, okay lang naman maging housewife. I mean, I it's a full-time job. Pero malaki rin tulong kung si Mrs. din nagtatrabaho. Di ba? Na kumbaga, kasi siguro yung pressure sa'yo, di ba, kung hindi nagtrabaho si Mrs., eh, tapos inaabangan ka lang na ikaw mag-ano ng pera. Ang bigat-bigat siguro ng pressure na yun. Burden yun. So I guess isang magandang aral din mapulot dyan ay hindi porket nag-OFW si Mr. ay titigil si Mrs. Tama. Pwede rin magpatuloy, magnegosyo, or to share the, at least share the burden, para diba? Hindi masyado, kumbaga, kung may mangyaring tulad ng pandemic, diba, medyo gano'n na nga, medyo mahihirapan sa buhay. So ano nang nangyari leading up to this ng bago magka-pandemic? Ano nangyari sa'yo? Di nasa China ka. Bali kasi nasa China ako noon, yung December, yung last na balik ko dun eh. Tapos, babalik ako ng January. Hindi pa siya ganun ka, ano, sa kaputok sa China na magkakaroon ng... Ayaw nga pala, China. Dali ah. Naka-quarantine ka naman. Baka bigla akong umubo dito Ayun nga, malayo ba sa Wuhan? Malayo naman kami. Sa Xiamen kami. So, mga ilang kilometers yan. Parang 300 yata. 300 okay. Malayo-layo. Malayo-layo naman. Malayo. So, ayun nga, umuwi ka ng... Umuwi ako ng ano, ng January 4. Oo nga, hindi pa yan, wala pa mga ban-ban, di pa uso. For the Chinese New Year, kasi usually, 2 weeks before kami mag, ano, mag Chinese New Year, umabalik kami. Nag-uuwian lahat ng tao, diba? Nag-uuwian. Mm. Kaso, yun ang naging problem kasi dun sa China. Nung nag-uuwian yung mga tao, dun sila nagkahawaan. Oh, pati ikaw rin, umuwi ka dito. Swerte lang. Umuwi ka dito, medyo din nalang. Swerte lang na, ano, na, yun nga, naka-uwi ako kasi kung hindi ako nakauwian nung maaga, nakasama ako dun sa hindi nakauwi. Kasi linockdown Talagang lockdown ng China, lockdown din ng Philippines. So, lahat ng mga OFWs doon na stranded dun sa... Okay, buti na lang, nakaalis ka, no? Kundi naiwa. Tapos wala pa akong quarantine noon. Kasi yung after noon, parang 2 weeks after, nagpa-special ano sila na pwedeng makauwi yung OFWs. Kaso nga lang, diretso ka sa quarantine dito sa Tarlac yata yun. Di ba yung sa Olympic Village? So, naiwasan mo yun? Naiwasan ko yun. Oo. Kaso ang problema yon, hanggang ngayon sarado yung China. So hindi kami makabalik sa trabaho namin doon. Oh, okay. So it must be difficult noon. So since January hanggang ngayon. Hanggang ngayon, so dito ka na iwan ka sa Pilipinas. Mm-hmm. So ano bang mga pagsubok na pinagdaanan mo niyan? Syempre kasi Well, syempre nung nandito, walang kita. Oh, yun kasi, nga eh. Yan ang ano ng mga OFWs eh. Magkakaroon lang sila ng salary kapag nakabalik lang sa ano, trabaho. Kaya yun ang number one ano, na problem. Tapos syempre damay din yung ano, yung missis ko kasi ano siya eh, designer. So wala rin construction during ng pandemic. Tapos meron kayong tatlong diba? Anak, diba? Tatlong anak. And I'm sure marami makaka-relate dyan na nanonood pinagdaanan at pinagdadaanan hanggang ngayon. O yung mga nawalan ng trabaho na ngayon naghahanap ng pagkakakitaan. Tama. Kamusta ka naman? Buti hindi ka na-depress. Siyempre, yung mga panahon na yun, ako nga rin nung pandemic, naging anxious ako. Maraming na-depress sa atin. Actually, halos lahat naman siguro, pero ang ano, tingin ko mas maraming na depress na mga fathers kasi syempre nasa kanila yung burden lahat ng ano. Ay, oo, kung paano itataguyod yung pamilya ng ano, yung sa role natin, di ba, yung societal role na usually yung burden nasa kasi tatay. Kasi dapat ang mag-provide. Ano nga magagawa mo? Naka-lockdown, hindi ka makalabas, hindi ka rin maka-apply ng trabaho, di ba? Wala rin tatanggap sa'yo. So ano mga dumaan sa isip mo no, na ano bang pwede kong gawin para buti na lang sakto na nung time na nagkaroon ng pandemic, nandun na rin yung idea ko na magkaroon ng ano, ng online selling nga, ng mga car accessories. Bakit mo naisip ang online selling at bakit car accessories? Kasi car accessories, yung sasakyan namin is Chinese brand. Mm-hmm. So nung nandito ako, nung nasa China pa pala ako, meron akong ginawang YouTube na parang review-review ng mga accessories. At nakita ko ang dami nagpapasabay.
Oh, nagpapabili. Nagpapabili kasi sabi nila walang mabiling ano, walang accessories dito. Kasi ka Chinese brand siya. Oo. So, ang ginawa ko, sige, magsabay ako. Hanggang sa nakita ko, parang medyo maganda yung market. Mm-hmm. May market. Taking the opportunity. So, yun yung naisip ko. Kaso, sakto na naman dito sa pandemic, yung mga binili kong mga accessories nung unang quarantine, na ano siya sa customs. Naipit. Okay. So grabe na yung pagsubok. Parang hindi man lang binigyan ka ng break. Sige. Kasi dapat February kami magbubukas. Okay. Kaso nagkaroon ng quarantine. Wala, hanggang sa na-extend hanggang June na kami nakapagbukas ngayong month. Wow, so February, March, April, May. Wala, as in, grabe, so ano yun? Parang, anong iniisip mo bilang ama na sa panahon na yan na wala kang kita? Paano yun? Ayun nga, ang napag-usapan nga namin ni Mrs. nun, magbenta-benta kaya tayo ng ano. Kasi makikita mo, halos lahat ng mga tao ngayon, nagbebenta ng pagkain, nagbebenta ng mga, yung sa mga pinaglumaan nila. Yun ang naisip namin na ano eh, na isusunod na sa... Wow. Sa ano namin. Hindi ka ba pinanghinaan ng loob? Kasi, alam mo, feeling ko ang nararamdaman ng OFW, sanay siya sa trabaho niya dun sa ibang bansa. Iisipin niya, anong future ko dito? Na biglaan na lang, hindi naman ka nakapagplano. Anong future ko dito nung biglang naipit ka dito sa Pilipinas? Tsaka labas sa comfort zone mo eh, di ba? Oo, tama. Kasi, ayun nga, parang nakakatakot eh. Parang, pagka nag-stay ba ako dito, anong mangyayari sa akin? Parang wala na akong malilipatan. Mag-apply ka naman ba ulit? Mm-hmm. Diba? Oo. Tapos kung mag-apply man ako, hindi rin ako tatanggapin kasi yung makikita nila yung... Pili mo overage ka na. Overage, tapos yung salary bracket mo na pinanggalingan mo. Yun yung mga tinitingnan ng companies eh. Kaya ang payo ko lang din sa mga OFWs, yun nga, mag-ipon tayo tapos at the same time, mag-isip din tayo ng business. Yung long-term business na. Kasi... halos lahat ng OFWs, pag nag-retire yan, wala na rin babalikan na trabaho unless yun talagang mga consultancy. Yun ang mga ano niyan eh, yun ang mga pwede mong pasukan. Pero yung... anong payo mo sa mga OFW na walang ipon? Naipit dito, inuwi, ni-repatriate, no choice, tas wala na rin babalikan yung mga kumpanya na pinapasukan nila, hindi na nag-hire. Sarado, ano may papayo mo sa kanila? Mapapaya ko diyan kasi yung sa OWA nagbibigay sila ng ano ng ayuda. So parang nasa 10,000 yun. Oo. Yung nakita ko dun sa ano eh dun sa group ng mga OFWs. Yung 10,000 na yun, ginawa nilang puhunan kasi maliit man yan o malaki, pwede nating magamit as ano eh, as starting for business. Starting capital. Oh, tama yan. Kasi alam mo, yung iba, pagtanggap ng ayuda, bibili ng ano, ng masarap na pagkain, or bang sasabong. Kasi kala nila hindi tatagal eh. Oh, diba? Actually, lahat tayo, ganun yung inisip. Hindi naman tatagal. Parang baka mga SARS lang yan na one month, 2 months. Oh, hindi natin. Eh, umabot na ng 6 months actually. So, oo, grabe. So, yun kasi ang... Buti kayo, may ipon kayo. Kahit papano, may ipon, may naipit. I'm sure si Mrs. mo. Pero hindi diba? Lahat ng tao ganun. Pero hindi lahat may ipon. So, nai-imagine ko lang anong nararamdaman ng isang pamilyang walang ipon at walang trabaho, hindi makalipad ng ama. Diba? So, as you said nga, naging mga paghamon sa'yo, yung mga ganyan, naipit sa customs. So, anong ginawa nyo? Kung lahat na lang, parang ano ba, ayaw ka lang... Ayaw kang pagsimula eh. Binibigo ka. Di ba? Gusto magsimula. Ay, hindi ma-deliver. Ano na? Lahat talaga ano eh. Pero kailangan mo talagang lumaban. Alam mo yun, hindi kasi pwede yung tipong tutunga nga ka na lang na maghintay na lang tayo. Baka meron yung darating sa barangay. Kasi iba talaga, galit pa sila sa government na walang nagbibigay. Tapos parang galit pa sila sa situation na nangyari sa kanila to. So, hindi dapat ganun yung maging thinking natin. Dapat positive thinking na gumawa ka ng paraan. Lahat ng ano, lahat ng ways gawin mo para makapag-survive. Huwag ka lang magnakaw, ha? I know, kasi paminsan pag maligot ang isip. Yeah, that's really a good advice. So, bago tayo magtungo, basta ano ko lang, sabi ni Lizelle Morales Jokson, better late than never. Hello po sa inyo, Attorney Nikki and Attorney Cardo. God bless po. Hi, Lizelle. Yes, thank you, Lizelle. Sabi niya, nga po, tulad namin ng hobby ko, OFW kami pareho, bigla na lang kami na lockdown dito sa Pinas. Hirap ng buhay, walang
ng income. Wow, di ko alam, Lizelle, OFW ka pala. O baka makarelate ka dito sa sitwasyon ni Jayson. Si Jerry Lim, sabi niya, hello mga attorney Nick and Carlo. Shout out naman attorneys, happy birthday to my brother, Al Lim, sa Los Angeles, California. Thanks. Oh, oy, happy birthday! Happy birthday, Al Lim, brother of Jerry Lim. Los Angeles, California. Oo. Kamusta dyan sa inyo? Parang maluwang-luwang na sa Amerika, di ba? Parang sa lahat ng bansa sa mundo, maluwang-luwang na sa atin. Okay, so, ayan na, balik na tayo kay Jayson. Grabe, no? Talaga, ang daming challenges. Oh. And, so, hindi kayo nakapagbukas ng February. Gusto niyo magbukas. Anong ginawa mo? Ayun, habang wala pa rin, nagma-market pa rin ako ng ano, kasi kailangan mo ng marketing para dun sa itatay mong business eh. So, yun yung isa sa mga ginawa ko. Tapos, ayun, pa-sideline. Ah, so, kahit alam mo na wala pa, hindi pa darating yung goods, nag-market. Sinimulan mo na. Kasi para makuha mo na rin yung ano eh, yung mga, kumbaga parang pre-ordering na rin yun eh. Para at least, pagdating nung items, may mga bibili na agad. Mm. O at least may ginagawa ka pa rin. So sabi mo, nagsa-sideline. Sideline. Oo. So yun din ang magandang payo, no? Kung meron tayong mahanap na pwedeng sideline, lalo na kung nakatengga ka dito. Kasi ang hirap yata, correct me if I'm wrong, Jayson, na dapat ba tayong umasa, kung OFW ka, dapat bang umasa ka, maghintay ka na lang na yung kontrata mo, na pabalikin ka na? Ay, naku, hindi. May hindi. Hirap din yun eh. Kasi actually, ngayon dito sa pandemic, lahat apektado eh. Mm-hmm. Katulad sa amin, yung company namin, wala nagbabayad sa kanila. So wala rin nagbabayad, wala rin may pasweldo sa amin. Okay. Parang connected lahat eh. So, buong mundo eh, no? Hindi lang naman Pilipinas eh. Eh ang mga customers namin is Australia and US. Eh yan yung mga malalaki yung ano eh, yung mga nagkaroon ng virus eh. So talagang hindi siya apektado. So hindi advisable na hintayin mo na wag lang na aasa umasa, na babalik pa sila doon. Sa panahon ngayon, wag muna. Dapat mag-start na tayo ng ano, kung ano man yung so, pwede natin gawin. So either magnegosyo or magtrabaho. Mm-hmm. Siguro sa trabaho, I think also maging mapagpakumbaba sa trabaho kasi nasanay sa, yun ang ano sa OFW, sanay sa mataas na sweldo. So yung employer, takot din mag-hire kasi ibang expectation. Tama. Eh kami dito sa Pilipinas, mababa sweldo namin dito. 'Di ba? So, ang hirap ibangga ang sweldo abroad sa sweldo dito. Would so you suggest na maghanap na ng trabaho kung meron sila mahanapan na trabaho for the interim, yung mga ano? Okay naman 'yun na maghanap kayo for the meantime kung talagang gusto niyo pa rin bumalik ng ano na ng ibang bansa. Pero dapat you have to be ready to accept yung mas mababa talaga yung ibibigay na sweldo. Mas mababa talaga dito eh. Kasi hindi naman pwedeng sabihin ng ano eh kasi times 50 ka dahil dollars yung ano man, di ba? Hindi naman pwedeng ganoon eh mas malaki pa yung sweldo mo dun sa ano dun sa mga boss mo. Sa mga seniors. Sa boss mo. Di ba? At saka again you will start from the bottom. Ganun 'yon eh sa hierarchy. Usually, medyo talagang ano sisimula ka sa kumpanya. So siguro i-manage yung expectations no. Huwag mag-expect na alam niyo naman po dito 537 lang ang minimum wage per day. Pesos. Pesos. Ha? $10. Lagpas $10. Lagpas ng $10 lang per day. Hindi po per hour. Teka, may special message tayo dito galing kay Carlo Buhay Quitiquit. Shout out, tol. Lupit mo. Hi, tol. Ano yan? Kapatid mo? Si Imbunso. Si Carlo. Okay. Ayan. So, sige. Mag-move on na tayo na. So, nangyari. And finally, sa June, ano nangyari? Paano nyo binuksan to? Nung June. Ano nangyari ayun, ng June? Nung nag-announce na yung government na pwede nang i-release yung mga, ano, yung mga items sa customs. Tuwan-tuwa kami. Nagbukas yung ano, yung Magnum Autoparts dito sa Lazada. Nasa Lazada kayo? Lazada yung ano namin. Tapos, yun, yung first day, talagang ano eh, halos lahat ng item nag-sold out siya. Wow! Kaya nakakatuwa rin. Nakakatuwa nag-pay off yung marketing efforts mo ng ilang buwan, di ba? Ilang buwan mo. Pwede ko bang batiin yung ano yung mga tumulong na clubs? Ay, yes, go ahead. Sige, go ahead. Bali yung MG Club Philippines Incorporated. Lahat ng ano, lahat ng variant sa MG, malaking naitulong ng ano nung clubs na yan. Ah, talaga. Wow, ayan. So nag-networking ka talaga kahit na online, ano? Talagang chinaga natin na ano na makausap lahat ng officers, ng members kung ano yung kailangan nila. Mm-mm. Tapos yun yung ano namin. So yan, so nasimulan na sa June, nag-open na kayo at sabi mo halos na sold out na, no? Lunch day ano? Oo.
Ako nga, bumili rin ako dun eh. Oh, bumili rin ako dun. Hindi ko naman sinabi sa'yo ni Yana. May naman special treatment sa Lazada dahil kilala ko may-ari. Diba? But, so, anong, so ngayon, nandito na tayo na nagnegosyo ka, diba? Anong sa tingin mo ang mangyayari sa Magnum Autoparts? Anong vision na gusto mong mangyari? Ayun, so ang vision namin is makuha lahat ng ano eh, nung market ng sa Chinese brands na kotse. Long term talaga kasi marami na talaga pumapasok na ano eh na Chinese brands dito sa atin. Na mga kotse ano. So, paano 'yun? Babalik ka pa ba sa China? Ayun, sabi ni Mrs. Wong na muna akong bumalik. Hindi, talaga. Oo nga naman. Hindi. Nito, this is seen yata sa permanent replacement eh. From ano eh. From hindi lang yun, Attorney Carlo. Being of W. Eh, di ba? Yan naman ang pangarap na. Kaya naman tayo nangingibang bansa. Kasi para sa pamilya, makapagpundar. Yes. Ngayon, kung halimbawa ito, I'm sure tuloy-tuloy ang magiging success ng Magnum Auto Parts, kinakailangan mo pa bang bumalik ng China? Siguro hindi na po. Ayun. Talagang, actually, ang dream na ulit ng OFWs, makapagtayo ng sariling business. Kasi yan talaga yung babalikan nila eh. Pag nag-retire sila, dapat may business na may open. Oo. Para pang-support hanggang sa mag-retire sila. Ayan, okay. So anong maipapayo mo sa mga nakikinig na OFW na stranded dito ngayon sa Pilipinas, hindi makalabas? Anong payo mo sa kanila? Ayun, yung mga kapwa ko na OFWs, bali, huwag po tayong umasa na... Hindi. Umasa pa rin tayo na magkakaroon tayo ng kontrata. Pero wag lang po yun yung asahan natin. Dapat gumawa po tayo ng paraan para maitaguyod yung ating mga pamilya. Mm-hmm. At tulad ng nagawa mo, paano ba nila matularan ka? How to be you po, di ba? Sabi nila. No. Ano pwede nilang gawin? Let's say gusto nila magnegosyo. Ano bang maganda? Paano nila sisimulan? Paano mo sinimulan? Alam niyo, actually, ang nakita ko kasi na, ang sinunod ka na payo is kailangan meron kang capital na makaka-sustain dun sa business na gagawin mo for 6 months. So, dapat yung... Pang 6 months, hindi yung pang capital pang isang buwan, di ba? Actually, pwede naman yung mga maliliit. Pwede yun. Pero yung mga pang long term kasi, dapat regardless na kung kumita man yan o hindi, dapat meron kang capital na magtataguyod ng business mo for 6 months. Mm-hmm. Yun yung number one. Tapos, yun nga, dapat makuha mo yung market mo. Dapat alam mo yung business produkto na... Produkto mo, oo. Importante. Kasi baka mamaya, yung chop suey ba? Mahirap kasi yung chop suey na, ano, na business. Kung ano-anong binibenta mo. Kung ano-ano. Maganda yun, pero mas maganda yung alam na ano, nakafocus ka. Doon sa isang ano sa isang market. O yung mga niche markets, sila nagsusurvive ng pandemic eh. Mm. Oo. So yun ang may papaya. So posible ho pa lang ang isang OFW ay makapagsimula muli, no? At sa ano sa panahon ng pandemic. Despite all challenges, no? Oh, so anyway, anyayahan mo at eager na pakinggan ng mga tagapanood kung paano sila makaka-reach out sa Magnum Auto Parts, ano bang mga binibenta mo at saan nila pwedeng bilhin. Ayun, inanya ako po lahat ng ng viewers na merong kotse ng MG at saka ng Geely. Bali, nagbebenta po kami ng car accessories sa Lazada or pwede naman po kayong mag-drop by dito sa office namin sa Taguig. Mm, may contact number ba? Pwede silang tawagan kung gusto nila magtanong? Pwede nyo po kami tawagan sa 0928-823-6079. Ayan, ikaw mismo sasagot niyan. Opo. Ayan, o misis mo. Alam mo, yun ang maganda sa negosyo. Alam mo, when you're starting with yung personal touch ba? Mm. Diba? Ako kaya dati, nung bago pa kami nagsimula ng opisina ni Attorney Nicholas, ako yung nagpapanggap ng sekretarya niya. Hindi alam ng mga tao, abogado din ako. Pero since wala kaming pera pang hire ng sekretarya, kaming dalawa lang noon eh. Tsaka nagawa na natin lahat yan. Nagpapanggap akong sekretarya niya. Nag-janitor tayo, nilinis natin yung office. Hindi ka naman talaga, diba, pag nag-start. Ganun. Ang sarap rin kasi pag ikaw umunlad sa buhay at pagtingin mo, you look back, ay pinaghirapan mo talaga. Tama po. No? At yan din ang maganda mo, maiiwan sa iyong mga anak. Nakikita ka nila, nagsisipag ka. Na nagtatrabaho. Kasi wala naman pong business na pag nag-start ka, okay na agad. Yes. Wala naman pong ganun. Ika nga, hindi totoo yung if you build it, they will come. hindi ganun kadali ang buhay. So, batiin ko lang pahabol to si Winnie Ching. Sabi niya, hi po sa inyo. Attorney Carlo, Attorney Nikki,
live now na po. O any last words, Jayson, sa mga nanonood? Gusto kang batiin? Hindi mo batiin yung asawa mo? Ayan, yung misis ko. Thank you for the support. Talagang nandito siya sa akin. Tapos, thank you din po sa lahat ng, ng tumatangkilik sa Magnum Autoparts. At syempre, sa show ng ni Attorney Nikki and Attorney Carlo pa sa Ang Buhay at Batas. Ayan. O, babatiin mo. O, yung mga kakawasan mo sa Tagig, sa Krame. O, yung mga batang Krame, mga batang Tagig. Ayan. Nako, maraming salamat, Jayson. Quitiquit ng Magnum Autoparts. Thank you very much for inspiring our OFWs. Antabayanan po natin ang Litrato Philippines ni Mike Francisco. Kung kayo po ay nabitin, wag po kayong mag-alala. Nandito po kami tuwing Martes, 12 to 1 p.m. Muli po, ako si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas! The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. This is a DZRJ editorial. Philippines' worst citizens. Attorney Rod Domingo, claiming to be a human rights lawyer, has been accused as a scammer who victimizes his clients. Beware of Attorney Rod Domingo. He has been accused as a scammer who victimizes his clients under his watch as a lawyer of human rights victims. He was charged with scamming millions from poor human rights victims. The Philippine Alliance of Human Rights Advocates, also known as FARA, has said some of the checks that were in the care of Domingo ended up in the hands of imposters or false claimants. Domingo was the sole repository of checks.